Bago po ako na-assign dito sa Christ the King as assistant of the vocation promoter ng SVD Philippine Province, galing po ako sa Divine Word College of San Jose, Occidental Mindoro. But before that, I was 6 years missionary in the Democratic Republic of Congo, Central Africa. Nais ko pong simula ng pagbabahagi ko sa aking munting karanasan bilang misyonerong SVD'ng pari sa Africa. Ang lugar na kung saan ako po ay nagtrabaho sa loob ng unang tatlong taon ay napakalayo. Sa city, we don't have electricity, we don't have cars, we don't have signals. Mas marami po yung wala kesa meron. And that's why until today, if I heard missionaries coming from this place, I always have yung deep sense of admiration to their commitment to their work. Napansin ko po nung nandun ako na ang hirap-hirap po ng buhay. Muli ako sa Pilipinas noong 2014. At kahit nung panahong iyon po, if I try to estimate the difference between my place there and my place in Mindoro sa probinsya, most probably, kung hindi ako magkamali, mga 20 to 30 years po ang difference when it comes to development. One thing I noticed was ang dami-daming rivers, ang dami pong ilog na naghihiwalay sa mga barangay, ang mga ilog na walang tulay, na naging dahilan na masagana naman po ang mga agrikulturang mga produkto ng mga tao, ngunit dahil sa mga ilog na walang mga tulay, hindi po na idadala sa kabayanan. For 3 years staying with them, I realized bridge was very important. Napakahalaga ng tulay. Rivers sa buhay namin doon sa Africa noon, yun din po ang source ng tubig namin. But on the other side of the reflection, rivers divides. Bridges connects and unites. Rivers divides. Mga kapatid, I start from that experience, ano? Ang ilog ay naghihiwalay, samantalang ang mga tulay ay siyang nag-uugnay. Si Kristo sa ating ebanghelyo po, kung mapapansin ninyo, ito yung tinatawag natin na Beatitudes. O, hindi man to kumpleto. Ito po yung na kung saan si Kristo po ay nagpaparamdam. Kung sa unang tingin parang pansinin natin, parang pinapabura ni Kristo ang mahihirap at sinasabi niyang mapalad kayong mahihirap. Stay poor, parang ganon. You are blessed, stay poor. And how unlucky and unfortunate for you rich people. Parang ganon, agad-agad natin nakikita po ano. But I guess, coming from that sharing of mind of the difference between rivers and bridges, nais siguro ng pagbasang ito, nais siguro ni San Lucas na makita natin mga bumabasa sa kasalukuyang panahon, that line that connects the poor and the rich, may linya na nagkokonekta sa atin. Dapat yun po pala. We have to see the reason of our unity. Kahit anong mangyari, kahit sa pamilyang nagbabangayan, hindi dapat po makita pala yun, na lagi po tayo ay interconnected. Pamilya tayo lagi. At the end of the day, you are my brother, you are my sister, we are one family. At the end of the day, you are a Filipino, we are one country. Tayo ay isa tayong mga Pinoy.
Kaya mga kapatid, halina, siguro po pinaanyayahan tayo ng Panginoon ng pagbasang ito, ng Beatitudes, na pinaparamdam, naisiparamdam ni Kristo sa mga mahihirap na, hey, you are not alone. You are cared. You are special. And who will take care of them? We have rich people, good-hearted people, those who were blessed by God with material things na kayang i-provide, tumulong sa pangangailangan natin. That is the point of unity. Meron tayong pagkakaugnay. Meron po tayong pagkakaugnay. Mga kapatid, the value of sharing is actually underlined. Halina, pahalagahan ang diwa ng pagbibigayan. 4 points. Let us share our presence. Ang ating presensya ay napakahalaga. 2, let us share our blessing. Mahalaga po yung mga God has given us something. Let us share. Kunin ko pa yung kodigo ko. So we have 2 already. Our first is our presence. Second is our blessing. And also very important, let us share our life's struggle. Sa panahon ngayon, the person next to me might be smiling and laughing, but he was crying in silence, or she or he is suffering in silence. Let us share our life's struggle. There are always people who are ready to listen. Salamat sa mga kaibigan natin, ano po, na nakikinig kung tayo ay may problema. Lastly, let us share our hopes. Bilang isang pamilya, isang pamayanang Kristiyano, ibahagi natin ang ating pag-asa. Sa mga nagaganap sa ating kapaligiran sa ngayon, sa ating lipunan, halina po, ibahagi natin ang ating pag-asa. 4 points. God is reminding us to share our presence, our blessing, our life struggle, and our hopes.